Ngayon po, pag-uusapan po natin o bibigyan ko po kayo ng tatlong tips para pumayat, hindi lang po ito sa mga lalaki, and pwede rin po ito sa mga babae. Hi guys, si RJ Bautista po to, and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, pag-uusapan po natin o bibigyan ko po kayo ng tatlong tips para pumayat, hindi lang po to sa mga lalaki, and pwede rin po to sa mga babae. In fact, pwede rin po to sa lahat ng gustong pumayat, pero hindi nila magawang pumayat. So, itong tatlong tips na bibigay ko sa inyo, only basic and guide para pumayat kayo. Bago ko po umpisahan to, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe para po sa weekly tips and advice na ginagawa kong video. Ang video ko po ay tungkol sa mga tips or advice para sa healthy lifestyle like workout, exercise, and nutrition or food or diet. Umpisahan na po natin. Number one na pag-uusapan po natin or number one na importante kung gusto niyo pong pumayat is nutrition or yung kinakain po natin sa araw-araw. Ibig ko pong sabihin, kung marami po kayong kumain, especially sa rice and sa mga fried foods, hindi po yun makakatulong para pumayat po tayo. Okay? Hindi ko rin po sinasabi na kailangan po natin huwag nang kumain everyday para pumayat. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin, para po tayo pumayat, ang number one po nating isipin yung nutrition natin, like ano ba ang dapat natin kainin everyday. Everyday, like meron ba tayong kinakain na protein, yung mga meat na high in protein like chicken breast, beef, white fish, minced beef, giniling na low in fat, and also kailangan din po natin kumain ng enough carbohydrates. Ano po ba yung mga carbohydrates? Yung carbohydrates po, yun yung like rice. Alam ko po, mahilig po tayong mga Pilipino na kumain ng rice. Rice is important. Pero, kung kakain po tayo ng rice ng masyadong marami or too much, obviously, hindi po tayo mag-lose ng weight. So, kailangan din po natin i-maintain or tignan kung gano'n tayo kumain ng rice. I would suggest na kumain lang po tayo ng 1 cup per meal ng rice. Kung gusto po natin mag-diet or gusto po natin mag-lose ng weight. So, sa umaga, let's say, kung gusto mo kumain ng rice, 1 cup of rice, that's good. And pangalawa sa lunch, isang cup ulit ng kanin sa tanghali. And sa gabi, kung kaya nyo pong hindi kumain ng rice, so kaya po natin i-cut yung rice, i-cut na lang po natin and kain na lang po tayo ng ulam. And kapartner po ng ulam is something like fruit. Kumbaga, substitute po siya ng kanin. Ayun po magandang example. And also, isa pa pong example na pwede kong ibigay is yung mga fried food. Tandaan nyo po yung fried food, ayun po yung mga high saturated fats. Yung high saturated fats, yun po yung nagbibigay ng mga fats sa katawan natin, like sa bilbil natin, kapag masyado po tayo kumakain ng mga high saturated fats. Like katulad po ng fried chicken, fried fish, yung mga lahat po ng fried, kung kakain po tayo mo nun everyday, hindi po yung makatulong sa pag-lose ng weight natin. Number two is yung workout or exercise. Marami po nagsasabi na, okay, mag-exercise na lang ako, pero kalimutan ko na yung diet. Hindi po yun mangyayari, kasi kung mag-exercise lang po tayo, tapos kung wala naman po tayong diet, edi wala din po mangyayari sa atin, di ba? Bigyan ko po kayo ng mga good exercise tip na pwedeng gamitin para pumayat. Number one is cardio. Kung ano po yung cardio, kung di nyo po yung Oops! Number one is cardio. Yung na-cardio, kung di nyo po alam yung cardio, yun yung mga tipong ang ginagawa like walking, running, climbing, swimming, biking. So, yun po yung mga example ng mga cardio. And also, weightlifting, good din po yun para pumayat tayo. Katulad po ng like pag-squat, katulad din po ng pagbuhat ng mga barbell, bench press, deadlift. Okay, ayan po yung mga basic or example na pwedeng gamitin para pumayat. And pangatlo, or last but not the least, yung sleep pattern. Tandaan nyo po to. Importante rin po to kasi kung matutulog po tayo ng matutulog, like let's say matutulog po tayo sa isang araw, like 10 to 15 hours every day or every night, and then wala tayong gagawin kung hindi matulog, kakain ng kung ano-ano, and then walang workout, ano po mangyayari sa atin? Di ba, lulopo po tayo. Ayun po yung tatlong basic na pwede kong gawin. And di ko rin po sinasabi na huwag tayo matulog
para pumaya tayo. Let's say, sabihin na natin matutulog lang tayo ng 4 to 5 hours every night or every day. Tingin nyo po ba kung yung 4 hours or 5 hours na tulog eh makaka-function yung buong katawan natin and also yung utak natin para sa daily activities natin. Diba hindi? Mahirap. Especially kung mag-drive po kayo like all day. Karamihan po nating mga Pinoy nagda-drive para po sa mga trabaho po natin and then wala kayong tulog. Diba napakahirap po? Ganun din po yung katawan natin and yung isip natin. Kung hindi tayo makakatulog ng proper sleep, let's say not even 8 hours a day, ayun po yung minimum para sa adult na tulog para po makapag-function yung buong katawan natin, especially yung utak natin. And also para din po, para makakain tayo ng maayos and also para maka-exercise din po tayong maayos and malaking tulong din po yun para mag-lose ng weight. Proper sleep po, importante po yun. Kung wala po kayo proper sleep or too much po yung sleep nyo, wala pong mangyayaring progress and also wala rin po kayong makikitang result. So tandaan nyo po yun, tatlong yun, i-recap ko po ulit. Number one is diet. Yung diet po, napaka-importante kung gusto nyo pong pumaya at kung gusto nyo pong mag-lose ng weight. Pangalawa is your exercise or your workout plan. Importante po yun kung wala po tayong exercise weekly or sabihin na po natin kung di po tayo mag-exercise for at least 3 times a week or maybe 4 times a week, wala po tayong makikitang progress or also result sa gusto nating mangyari. Tandaan nyo po yun. At pangatlo, yung sleep pattern. Kailangan po na matulog po tayo at least 8 hours a day or 8 hours a night. Importante po yun. Kung susobra po tayo, 9 hours, enough na rin po yun. Or kung kukulang man yung 8, 7 hours is enough. So between 7 to 9 hours, ayun po yung recommended para makatulong po sa atin pumaya and also mag-function yung buong body natin, especially yung brain natin. Kasi tandaan nyo po, kung di po mag-function yung brain natin and yung buong katawan natin para makapag-workout and para makakain ng maayos, tandaan nyo po, mahirapan po tayo pumaya, especially yung progress natin magiging very, very slow. Tandaan nyo po yun. So, ayun po muna yung video ko ngayon. Ulitin ko po, kung bago po kayo dito sa channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Huwag nyo po kalimutan na i-click din po yung bell button dun po sa baba para po every time na nag-update po ako ng bagong video, once a week, na-update din po kayo and bibigyan ko po kayo ng email every time na mag-update po ako ng bagong video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and also kung nakatulong po ito sa inyo, sana po i-share din niyo po sa mga taong kailangan po makapanood nitong video para din po makatulong din po kayo sa ating kapwa. Okay, maraming salamat po and I'm out for today. Thank you for watching guys. Peace.